God, God is temple. Are we blessed to our praise and worship? Naranasan po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Alam mo po, lahat po tayo pinagpala sa ating pagsamba sa ating Panginoon. For this time, God continue to bless us to His Word. Are we ready to the Word? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung mga kaupo na. And for this time, may I call the presence of our beloved pastor to introduce our guest speaker this afternoon. Lord, pwede mo bang itian yung katabi mo? Yan, lumalamig na. Tupurihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sino po ang masaya ngayon pong umaga? Parang mahina po ah. Sino po yung masaya ngayon pong umaga? Ngayong umaga, no? Kasi pag umaga daw, talagang press the press. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Alam niyo po, ito po yung pinaka-importante sa lahat po ng portion ng anniversary or Thanksgiving po. Ang lagi ko po talagang inaabangan ay ang pagsamba sa Panginoon at ganoon din po ang pakikinig ng mensahe mula sa ating pong lingkod na ipinigay po ng Panginoon. Actually po, ang ating pong tema ngayong pong taon na to ay Jesus Reign in Me. Kasi po, nag-pray ako talaga sa Lord, sabi ko, Lord, ano po ba yung tema na gusto mong ibigay sa amin ngayon? So, alam ko po, hindi naman po dingin sa inyong kaalaman na tayo po ay nagdadaan sa matinding pagsubok, hindi lang po bansang Pilipinas, kundi po buong mundo. At salamat na tayo po ay naando ng pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nakikita po natin, unti-unti na pong nangyayari at nagaganap ang sinasabi po sa Biblia na ang mundo ay padilim na ng padilim. Amen? So kung tayo po ay, kung si Kristo po ang maghahari sa ating pong buhay, amen, tayo po ay magsisilbing liwanag. Kaya po sa hapon na ito, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang lingkod ng Panginoon na kilala ko na po siya. Wala pa po akong asawa, young people pa lang din po ako nung namit ko po ang mag-asawang ito. At salamat po sa Panginoon, magpasa hanggang ngayon ay pare-parehas po kami ginagamit ng Panginoon. Purihin po ang Diyos kasi ang mag-asawa po ito ay talaga pong nasa ministry na po ng matagal ng panahon. At nag-handle po sila ng Bible school at sila po ang isa sa mga Bible school staff and teacher po dito po sa Luzon. Amen po, marami pong nagdaan din po sa kanilang kamay. Amen po na mga pastor. Purihin po ang Panginoon at salamat sa Lord na magpasa hanggang ngayon ay talagang ginagamit po sila ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Marami po silang mga outreaches na hinahandila ng mga churches sa Tanay, sa Sipsag, at sa Antipolo po. So purihin po ang Panginoon. Hindi po ako masyadong nag-exalt ng mga lingkod ng Panginoon kasi ang mas dapat po natin itaas ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen? Let's exalt the name of the Lord Jesus Christ. Amen po? Siya lang po ang dapat mapapurihan. Walang anniversary kung wala po ang ating Panginoon. Amen? Wala po tayong lahat dito kung hindi po dahil sa Panginoon. Jesus went through yung Christian Church. Hindi po natin mararating ang edad na 23 years kundi po dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Amen? All glory, all honor belongs to God alone. Amen po? So purihin po ang Panginoon. Ang lingkod po ng Panginoon na ito ay meron po siyang isang asawa. Amen po? At isa pong anak. Amen? Sila po ay, ang church po nila ay Bandang Payong. Purihin po ang Panginoon at sila po ay ginagamit as a facilitator po sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Isa na po kami doon. Meron po kaming pag-aaral every Tuesday sa T-class namin po. Doon po namin ginaganap sa kanila pong church. So, hindi ko na po pagtagalin para po mapakinggan na po natin ang salita ng Panginoon. Wala po magsa-cellphone. I-respect po at i-honor po natin. Wala po focus po tayo at tanggapin po natin. I-perceive po natin sa ating pong isip at sa ating pong puso ang salita ng Panginoon.
Kaya po, sa hapon na ito, gusto ko pong i-welcome ang man of God, wala pong iba, kundi po si Pastor Anthony Aragon. Salamat po, Pastora. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Okay, kami po ay bumabati ng isang happy anniversary, 23rd anniversary, ano? At isang kagalakan na kung saan ay nandyan na matatag, okay, ang inyong mga paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, and nandoon po yung talagang rason natin na talagang mag-celebrate po tayo at magdiwang. Mayan, sapagkat for 23 years ay naging tapat po ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Okay, kaya parapat na palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Praise God. Ngayong hapon ito, ako po ang naatasan na magbigay ng mensahe kay ng salita ng Diyos. Okay? At isa pong honor for me na ako po ay gamitin ang ating Panginoon para sa mga lingkod ng Diyos, okay, para sa bawat isa, okay, na minamahal ng ating Panginoon, to give the message, okay, about Jesus Christ reign in me, ano, na kung saan ay maghari pa ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay, okay, sa araw na ito, okay. Kaya pakisabi nga sa inyong mga nasa kaliwa at sa kanan, sabihin nyo, huwag mo muna akong kausapin. May nais makipag-usap sa akin. Yan. At yan ang Diyos. Ano? Nais tayong kausapin ng Diyos ngayong hapong ito. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang kausapin ng Diyos. Okay? Hindi ako yun, ano? Okay? Kundi ang salita ng Diyos. Okay? Ako lamang ay instrumento na gagamitin ng ating Panginoon para tayo ay kausapin. Kaya nga sabi, Pastora kanina, walang magsiselfone kasi minsan pag nagsiselfone tayo, nawawala yung focus natin. Hindi natin naiintindihan yung kausap natin. Ano? Kahit na may mahalagang sinasabi, hindi na natin nalalaman kasi merong nalalagpasan, ano, doon sa mga sinasabi na kaya nga nagbabago yung balita. Minsan, di ba, kapag sinabi, si sister, ano, ganito, ay nakapag-asawa na. Pagdating doon sa ano, ay buntis na. Okay? Pagdating doon sa isang salin, nanganak na. Okay? Iba-iba, ano, ang nagiging pagsasalin. Okay? Kaya mahalaga na talagang pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng ating Panginoon. Okay? Ngayong umaga, ngayong hapon, okay, ang ating message, okay, ay na mula po sa 2 Timothy chapter 2, verse 11, and 12. Okay, hindi ko na po bubuksan. Narito na po sa inyong harapan. Basahin po natin. Sabi dyan, the saying is trustworthy, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Okay? Again, tayo po ay pumikit at manalangin at hingin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa hapon po ito. Kami ay nakikipagsaya at nakikigalak, Panginoon, sapagkat ikay tapat, O Diyos, sa buong buhay, sa buong iglesia mo, ng Jesus we enthrone you for 23 years, Lord God. Nandoon ang katapatan mo na patuloy mong ibinadanas, O Diyos, sa bawat isa na naglilingkod at sumasamba sa iyo, Panginoon. Ngayong hapong ito, Lord God, patuloy kaming nagse-celebrate, Panginoon, at nagagalak kami, O Diyos, na kung saan ay na idinagdag mo ang panibagong taon, and we believe, O Lord God, na hanggang sa iyong pagbabalik, we will celebrate your faithfulness, Lord God. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang maparangalan. Gamitin mo nga po ang iyong lingkod para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Isang pa, isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Yan, para maalos yung ating gaba. Ano? Kasi minsan, sabi nga, ako'y nakapagsasalita naman, ano, sa iba't ibang mga ano ng ating gobyerno dahil sa mga flag ceremony, kay sa mga police, o sa mga drug surrenderies. Kay, pero iba kapag ang kaharap mo ay mga lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay, kaya sabi nga, patuloy po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Now, the title of our message is Jesus Christ reign
in me. Okay, now, I think the word rain means from, ito po ay may kaugnayan from the word king, and which also connected sa throne and to the kingdom. Okay, ito po ay magkakasama. Okay, kapag narinig po natin na maghari, okay, of course, merong trono, okay, merong hari, at merong kingdom na pinaghaharian. Hindi ka naman pwedeng maghari kung wala kang pinaghaharian, ano? At wala kang tawag dyan, pinangungunahan, okay, katulad ng ating mga presidente o kung sino man. Pero ang pinakakilala po natin ay ang ating hari. Okay? At napakaganda po ng ating tema ngayong hapon ito, because this is a personal commitment and personal desire ng bawat isa sa atin, na para bang sinasabi natin, Jesus, be the King of my life. Okay? Sabi nga, hindi po lahat ng tao ay kayang magsabi, Lord Jesus, be the King of my life. Okay? Ang title po ng simbahan niyo, Jesus, we enthrone you. Okay? Maraming tao ang pwedeng magtaas sa pangalan ng ating Panginoon. Maging ang mga hindi mananampalataya, naririnig natin na talagang kung magtaas sila sa pangalan ng Panginoon, kahit wala silang personal na relasyon sa ating Panginoon, but they still nagbibigay sila ng kapurihan at itinataas ang pangalan ng ating Panginoon. But it is a be the King of my life. Okay? Pwede bang nating sabihin, Lord Jesus, be the King of my life. Okay? Sabi nga, reign means rule as king. To be Lord, to rule, to manage, to oversee and administer, and of course, to overlord. Okay? Yan po ano ibig sabihin ay ibibigay mo ang pangunguna sa iyong buhay. Kapag tinanggap po natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi lamang po natin siya tinatanggap bilang tagapagligtas. Okay? Kundi tinatanggap po natin siya bilang ating Panginoon. Okay? That's why mahalaga na talagang kailangan po natin siyang sundin. Okay? Kasi tinatawag po natin siyang Panginoon. Okay? At hari ng ating buhay. Okay? Hindi lamang po na tagapagligtas, pero karamihan sa mga tao, ang ginagawa nila, tinatanggap lang nila ng tagapagligtas. They believe that they are saved. But hindi po sapat yung kanilang ginagawang pagsunod bilang Panginoon ng kanilang buhay. Okay? Kaya mahalaga po yan na makikita po natin sa mga tunay na iniligtas ng Diyos. Amen? Hindi lamang sila iniligtas, kundi binago at ginawang masunurin sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya ito po yung talagang nais po ng bawat isa sa atin. Ito po ba yung nais natin, talagang maghari ang Panginoon sa buhay natin? Okay? Sabi nga, nung humingi ng hari ang tawag dyan, ang Israel. Okay, the first king of Israel is sino po? King Saul. Okay? Ito po ay hari na kung saan ay kagustuhan ng mga tao. Ang sabi ng Diyos sa kanila, kapag kayo ay humingi ng hari, sisingil lang kayo ng tax, okay? Kukuhain niyo mga, wala kayong kalayaan, kailangan niyo sumunod doon sa hari. Okay, tayo po ba ay willing na sumunod sa magiging hari ng buhay natin? Amen? Okay, kasi this is a serious commitment. Okay, hindi po ito isang laro. Okay, na kapag tinawag natin at hiniling natin, Lord Jesus, be the King of my life, ibig sabihin, from the moment that you accept Him as the King of your life, nagsimula na hindi na ang sarili mo, ang kalooban mo, ang susundin mo, kundi ang kalooban na ng Panginoon at hari ng buhay mo. Are you still willing? Handa pa rin po ba tayo? Amen. Praise God. Tingnan natin ano, hanggang mamaya kung talagang nais pa rin natin. You know, when say Jesus Christ reign in me, you are saying, Lord Jesus, be the King of my life. For what reason? We want Jesus to reign in us. Okay, bakit? Kasi mayroong mga rason bakit gusto nating maghari ang Panginoon sa buhay natin. Ang mga bagay na ginagawa natin ay mayroong rason. Bakit gusto nating maging kaibigan si ganito? Bakit gusto nating makasama si ganito?
Okay? Kasi para may backup tayo, may backer tayo, maging malakas tayo, maging sikat tayo, o anuman ang maidudulot ng tao na iyon sa ating buhay. Okay? There is a reason bakit ninanais natin na papaghariin ang Panginoon sa ating mga buhay. Maaari niyang iba ay ninanais natin papaghariin ko ang Panginoon sa buhay ko kahit dahil nais kong pagpalain ako ng Diyos. Papaghariin ko ang Diyos sa buhay ko kasi nais kong matupad ang aking mga panalangin. Gusto kong papaghariin ang Diyos sa buhay ko kasi gusto kong gumaling sa aking mga karamdaman. Napakaganda ng ating mga rason. Okay? Pero tandaan po natin, hindi po ang sarili nating kagustuhan ang masusunod. It is the will of the King ang hari ng buhay mo. Okay? Pag sinabi ng hari sa isang lugar na pinaghaharian niya, buhatin mo yan. Gawin mo itong bagay na to, maghukay ka ng kubeta, maglinis ka ng CR. May magagawa ka ba? Hindi, kasi siya ang hari. Okay? At ikaw ay talaga ng iyong pagsunod sa hari ng iyong buhay. Because Jesus has the power and ability to manage everything in our lives, okay? Sabi nga, dahil mayroong kapangyarihan at kakayanan na ayusin ng Diyos ang buhay natin, marami mga tao ang talagang nais nila na kung saan ay tanggapin siya, kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kay marami ng pagkakataon, kapag kami ay pumunta sa mga ospital, kay pag kami ay pumunta sa mga preso, okay, o sa mga taong merong mga problema, napakadali para sa kanila ang tanggapin at papaghariin at sasabihin papaghariin. Okay? Kasi madali naman eh, sabihin natin, Lord, maghari ka sa buhay ko. Okay? Pero ang nais kasi nila, merong mga bagay sa buhay nila na nais nilang maayos kapalit ng kanilang pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ay hindi po iyon ang talagang nais na makita ng Diyos sa buhay po natin. Tingnan po natin ang istorya. No? Sabi nga, Jesus has the power and ability to enable us to overcome every hardship and trials that comes in our lives. Okay? Kaya po niyang bigyan tayo, meron siyang kapangyarihan at kakayanan na bigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok at problema sa ating mga buhay. In Philippians chapter 4 verse 13, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthened me. Okay, maraming mga bagay at kakayanan, kapangyarihan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay kung siya ay papaghahariin natin sa ating mga buhay. Paul, sabi nga, patungkol doon sa mga hardship, Paul was in a cold Roman prison and knew that soon he would be executed. Ito po yung pinaka-context, ano? Nung sinulat po ni Pablo, itong mga kataga na ito para kay Timoteo, hindi po siya nasa isang lugar na kung saan ay maayos, maraming pagkain, okay? At merong liwanag at merong aircon, okay? Kundi si Pablo po, habang sinusulat po niya itong mga kataga na ito, siya po ay nasa isang kulungan, okay? He is in a Roman prison, okay? At hinihintay niya that someday siya ay ma-execute, ibig sabihin siya ay papatayin. Bakit siya papatayin? Dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil siya ay nagbigay kay ng panata na susundin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Tayo po ba, handa po ba tayo na ipagkatiwala at ibigay ang ating buhay alang-alang sa pagsunod po natin sa ating Panginoon? Okay? Handa po ba tayong sumunod pa rin sa Panginoon ng ating buhay kahit na tayo ay nasa kulungan na? At alam natin na tayo ay papatay na.
Kaya pa rin po ba natin i-encourage ang ibang tao kung sakaling tawag doon ay dumating tayo sa mga problema at mga pagsubok? Kaya mo pa rin bang i-encourage ang ibang tao katulad ni Pablo na kahit na siya ay nasa preso at siya ay malapit ng patayin, still in-encourage pa rin niya si Timoteo na anak niya sa pananampalataya? Ganun po naging katapat si Pablo sa kanyang panata at paglilingkod sa ating Panginoon. It is because that is the will of God in his life, okay? Yun po ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang mamatay dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Hindi po palaging maganda at masaya ang kalooban ng Diyos. Maybe in the end, talaga sa buhay natin kung tayo ay tapat, and we are able to endure everything, we will reign with Him. Okay, tayo, nandun po yung tunay na kagalakan sa langit, pero maaari pa rin po tayo maging masaya sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil nagagawa nating sumunod kahit na may mga pagsubok at problema sa ating mga buhay. Amen po ba? Now, Paul gives helpful advice to Timothy to become a good soldier of Christ. Okay? Sa chapter 2, sa pinagmulan po ng mensahe na yan, mababasa po natin ang sabi ni Pablo, be a good soldier of our Lord Jesus Christ. Okay? Ang isang soldier, meron siyang panata na maging tapat para sa kanyang nasyon. Okay? Na kung saan ay handa po niyang ibigay ang kanyang buhay para ipagtanggol ang kanyang bansa. Ganun po ang isang soldier. Okay? Kaya tayo bilang mga, sabi nga si Timothy, bilang isang mabuting lingkod, bilang isang tawag doon, soldier of our Lord Jesus Christ, handa po siyang gawin ang mga bagay na kung saan ay magbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Hindi lang po yun, ang sabi niya, endure difficulties and suffering in Christian service. Continue in the Word of God and continue in the Word of God. Okay? Ang sabi niya, magagawa mo ito kung ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod mo sa ating Panginoon at magpapatuloy ka sa kanyang mga salita. Now, one of the greatest tragedies, yan, dyan na yan, one of the greatest tragedies of history is the rejection of Jesus as the Christ, the anointed one, by the majority of Jewish people. Alam po ba ninyo, ang pinakamasakit at pinakamasaklap na pangyayari sa history is the rejection of Jesus Christ ng mga chosen people of God. Okay? Sila na pinili ng Diyos, okay? Pero they rejected the Messiah, they rejected Christ. Okay? Hindi po nila tinanggap until now. Sabi nga, majority of the Jewish people, they rejected Jesus as the Messiah. Why? Bakit? Bakit na-reject ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo? Because they expect that their Messiah would be a mighty conqueror. Okay? Sapagkat ang ini-expect po ng mga Jewish people that their Messiah would be a mighty conqueror. Okay? A political Messiah na kung saan ay magtatanggol sila sa kanila at magpapalaya mula sa kamay ng mga mananakop. Okay? But, sino ang dumating? Ang dumating is the suffering Messiah, okay? Which is our Lord Jesus Christ. Okay? Kaya, sabi nga nandoon na they rejected, okay? Because that Messiah, ina-expect nila that Messiah would release the Jews from slavery to hidden masters. Okay? Sila ay nasa ilalim ng mga mananakop na walang Diyos, okay? Na hindi kumikilala sa iisang Diyos. Okay? And when Jesus failed to live up to their carnal expectation, they rejected Him. Okay? Dahil hindi nagawa ng Panginoong Jesus yung kanilang expectation na ninanais ng mga Hudyo na makita sa Kanya, they rejected Jesus. But how about us? In what ways people in our time today rejecting Jesus? Sa paanong paraan nare-reject ng mga tao sa panahon ngayon
napapaghariin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kapag hindi nasunod ang kanilang ine-expect from Jesus Christ. Pag sila'y nanalangin, Lord, pagalingin mo ang aking nanay, ang aking karamdaman, pero hindi gumaling. Lord, pagpalain mo ang aking business, pero bumagsak yung business mo. Sometimes, marami tayong expectation, okay? At marami mga good expectation na meron sa isipan natin na inilalagay, okay? Na kung saan ay tayo ay na-expect na marami mga bagay na magagandang bagay lamang ang mangyayari sa buhay natin kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin ang Panginoon, bagamat siya ay anak ng Diyos, pero hindi lahat ng mga bagay na pangyayari sa kanyang buhay ay magagandang pangyayari at mga magagandang karanasan. Siya ay anak ng Diyos. But how about us? Okay. Tayo ba ay exempted sa mga pangyayari, okay, at sa mga bagay na ayaw nating mangyari sa ating mga buhay? Now, may kita po natin doon marami mga tao sa panahon na ngayon, they reject Jesus because Jesus in their thinking failed doon na yung kanilang expectation. What do we expect? Ano ba ang ina-expect natin, ha? Na tayo doon sa simbahan at din tayo? Eh, kasi para pagpalain tayo. Eh, madalas ganyan, ano? Ah, para maalis yung mga pagsubok, mga problema. Para hindi ka na, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? Eh, nung dumating yung pagsubok at problema, akala ko ba ganito? Akala ko ba ganyan? Okay? That's the reason why many people today, even though we are in a Christian nation, don't believe in Jesus Christ. Maaring ang iba ay naniniwala, pero hindi nila tinitanggap at kinikilala at pinagahari ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Okay? At itong message na ito, sabi nga ito ay personal, ano, na talagang, Lord, reign in me. Okay, talagang maghari ka. Okay, manguna ka. Manage my life. Okay, oversee. Okay, rule over my life. Be the Lord of my life. Yan po na ibinibigay natin. Para bang katulad doon sa isang awit, Lord, Jesus takes the wheels. Okay, na kung saan hinahayaan natin na ang Panginoon ang siyang magmaneho ng ating mga buhay. There are people today who still believe that Jesus' kingdom still in the future. Okay, katulad po ng ating nabasa dito, sabi diyan, mababasa natin yung salitang reign with Him. Okay? If we endure, we will also reign with Him. Gusto po ba natin maghari kasama ang Panginoon? Amen? Someday, sabi nga, those who will endure will reign with Him. But take note, sabi doon, you have to endure many things. Kailangan mong magtiis ng maraming mga bagay. Are you still willing? Diba? Willing pa rin po ba tayo na talagang maghari kasama ang ating Panginoon? Even though there are so many things na kailangan nating pagtiisan, kailangan nating i-endure sa ating Christian service, sa ating pakikipaglakad sa ating Panginoon. And for us to endure everything, we need to ask Jesus, Jesus, reign in me. Yan ang kailangan natin gawin. Bakit? Kasi hindi natin kaya sa ganang atin. The only way for us to overcome everything that comes our way, every hindrances na dumadaan sa buhay natin ay sa pamamagitan lamang ng tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kasi kapag
Tayo ay humarap sa mga matitinding pagsubok, pero wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin hinihingi ang tulong ng ating Panginoon. Ang madalas ay nag-give up tayo doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Okay? Marami na ang sumubok. Okay? Marami na ang nagtangka. Subalit, sila lamang na mga nagtitiwala ng lubusan at pinaghari ang Panginoon sa buhay nila ang talagang nagtatagumpay. And kung maranasan natin yung naranasan ni Pablo, maaaring hindi na tayo nagtagal sa ating paglilingkod. But because Paul allowed Jesus to be the king of his life, nanalig siya ng palataya, umasa siya sa ating Panginoon. Sa gayon siya ay nagtagumpay hanggang sa huli ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Gusto po ba natin magtagumpay hanggang sa huli ng ating paglilingkod sa ating Panginoon? Sabi nga, there are people today who still believe, okay? Yun nga, na ito daw ay future pa, okay? Tingnan natin in Mark chapter 1, verse 14 and 15, habang nagsasalita ang ating Panginoon. Sabi sa Mark chapter 1, verse 14 and 15. Meron ba dyan? Ayan. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Next. Jesus began to reign. Wala pala yung 15 dyan. Verse 15. The time has come, he said, the kingdom of God. Ito 14, wala pala yung 14. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Okay, nandoon po, no? Sabi dyan, nung dumating ang ating Panginoon, okay, at nangaral, okay, itong si John, sabi doon, si Jesus, sabi nga, proclaiming the good news of God, okay, na malapit na ang paghahari ng Diyos, okay, binanggit po yan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, repent and believe the good news. Maraming mga tao, they are still waiting doon sa pagtatatag ng kaharian, okay, yung pag-re-restore ng kingdom ni David, okay, ng paghahari ni David, okay? At marami pong mga tao na ito ay inaakala na it is in the future, okay? Pero sabi niya, Jesus began to reign as king after his resurrection, when he ascended to the Father, to the Father's right hand. Okay? Ang sabi ng Panginoon, nung siya'y nabubuhay pa, malapit na ang paghahari ng Diyos. Repent and believe the good news. Nandoon na po, ano, na talagang nagsimula lamang ang paghahari ng ating Panginoon noong siya ay umakyat sa langit. Okay? They are waiting na merong isang hari na magre-restore ng throne of David. Okay? But they are thinking that the throne of David is a physical throne. Okay? But the throne of David is in heaven, in the right hand of the Father. And there, Jesus Christ restore yung paghahari ni David. Okay? At doon po na nagsimula na maghari ang ating Panginoong Hesukristo. The kingdom of Christ is composed of those who, having heard the gospel and accept Jesus as their king and follow his laws and command. Okay? Ang paghahari ng ating Panginoon ay kinabibilangan ng mga nakapakinig at nanalig sa mensahe ng ating Panginoon. Okay? Kaya mapalad tayo. Mapalad ang mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos at nanalig sapagkat nasa atin ang paghahari ng ating Panginoon. Okay?
ang paghahari ng Panginoon is presently. Okay? Hindi na natin ba kailangang hintayin yung physical na kaharian na kung saan ay makikita natin na mismo ang ating Panginoon ay uupo sa trono, sapagkat nang ang ating Panginoon ay namatay, ay nilibing, at ang buhay na magmuli at umakyat sa langit, nagsimula na ang paghahari ng Panginoon sa mga tao na nalig tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Maging ngayon sa oras na ito ay maaaring maghari ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? In Matthew chapter 16, verse 16 to 19, Peter has given the key to the kingdom of heaven. Okay? The key is by proclaiming the good news by the followers of Christ about salvation. Okay? Nagsimula po, ibinigay kay Pedro, hindi na po natin babasahin sa Matthew, na ibinigay ang kanyang susi kay Pedro because of his great confession. Nang tinanong siya, sino ako? Ang sabi ni Pedro, you are the Son of the Living God. Okay? Doon po yung paniniwala, yung pananalig, ano? Doon sa ating Panginoon, kaya ibinigay sa kanya ang susi. Okay? At ang susi na yon ay ginamit ni Pedro nung siya ay mangaral. Ilang mga naligtas, there are 3,000 people nung siya ay nangaral. And napakarami mga tao ang nanalig at nagpabautismo at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sabi nga, by proclaiming the gospel by the people of God, okay, ito po ang nagiging daan upang ang bawat isa ay makapasok sa kaharian ng langit. Okay? Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapasok, but first, anong kailangan po natin gawin? Kailangan po natin mapakinggan ang gospel message. Okay? How can a man enter into God's kingdom? Nais po ba natin makapasok sa paghahari ng Diyos? Nais po ba natin maranasan ang paghahari ng Panginoon sa ating mga buhay? Paano? Sabi nga, unang-una, by hearing the gospel message. Okay? Na mapakinggan po natin ang mensahe ng mabuting balita. Okay? Which is the word of God. Okay? Yan po. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Okay? Nakakamit natin ang pananampalataya dahil sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? But what is the message of the gospel? Sabi nga, the first message of the gospel is repent. In Mark chapter 1 verse 15, and the second message of the gospel is believe. Okay? Sabi niya, tayo ay dapat na pagsisihan natin. Okay? Si John the Baptist, lagi niyang isinisigaw na kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Yun po ang unang mensahe. Kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan at tayo ay manalig sa mabuting balita. Maniwala po tayo sa mabuting balita. Then later on in John chapter 1 verse 12, okay, sabi dyan, after we repent and believe, we will also should, it is also necessary to accept the provision of God for our salvation, and it is through Jesus Christ, God's Son. Okay, na kailangan, sabi doon sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang nanalig at tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay pinagkaloobang maging anak ng Diyos. Amen. Gusto po ba natin maging anak ng Diyos? Amen. Yun po ang paraan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Ang una, repent, believe, and receive Jesus as your personal Savior. Pangalawa, sabi nga, true born again experience. Okay? Sabi sa John chapter 3 verse 3, nandiyan din yata yan. Sa John chapter 3 verse 3, nor will people say, ay, hindi pala, wala. John chapter 3 verse 3, kung kayo may mga Biblia, buksan natin sa John chapter 3 verse 3. Sabi dito, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are
born again. Okay? Wala daw pong makakapasok o makakakita sa kaharian ng Diyos malibang siya'y maipanganak na muli. Sa chapter 3 verse 5, sabi diyan, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Okay, sabi nga, yung tinatawag na born again experience. Kadalasan, namamali tayo pagkakilala sa tinatawag na born again. Okay? Sabi nga, minsan inaakala natin na ito ay isang relihiyon. But born again is not a religion. This is a relationship. This is a personal experience. Okay? Na personal na naranasan natin na tayo ay maipanganak sa Espiritu. Okay? Sabi doon, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu. Okay? Ang sinasabi ng mga theologian na sabi doon, ang ipanganak sa tubig is our first birth, okay? Yung natural birth natin. Okay? Yun po yung kapag tayo ipinanganak, ang mga babae, di ba, may tinatawag na panubigan. Okay? Then, our second birth is our born again Christian experience, yung ating kapanganakang spiritual. Okay? Maaaring ito rin din ay yung tubig at espiritu is the cleansing power of the Holy Spirit. Okay? Na tayo ay binabago, nililinis ng ating Panginoon mula sa ating lumang pagkatao. Okay? Kaya upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit, eh kailangan po natin yung tinatawag na born again experience. Ano po ba yung tinatawag? Ano po ba yung pagkakaiba ng sinasabi na ikaw ba ay na-born again o ikaw ay nag-born again? Ano po ba ang tama doon? Ikaw ay nag-born again o ikaw ay na-born again? Sino dito yung sinasabi? Siya ay nag-born again, taas ang kamay. Sino dito nagsasabi na siya ay na-born again? Sino dito walang pakialam? Kasi wala pa rin yung nagtaas ng kamay, ano? Okay. Of course, sabi niya, hindi pwedeng ang tao ay nag-born again lang. Okay? Pero marami na nangyayari na ganyan. Ah, mag-born again ako kasi marami sa mga simbahan ngayon, merong namimigay ng bigas. Okay? Katuwing ano, ganito, may ganyan, may mga benefit, kaya mag-born again na tayo. Diba? Mga anak, atin tayo doon kasi i-sponsor tayo ni na pastor at pastora para kayo ay mag-aral. Kaya napipilitang mag-born again. Pero iba yung na-born again. Amen? Naranasan niya talaga ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan niya talaga at ninais niya na papaghariin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Okay? Kaya kailangan po nating maranasan na tayo ay ma-born again. Sino po ditong gustong ma-born again? Sino po ditong gustong maipanganak na muli? Diba? Kapag ikaw ay naipanganak na muli, minsan gusto natin maipanganak tayo muli kasi tumatanda na tayo. Okay, may edad na tayo, gusto natin mabago. Okay, bumata uli. Pero sabi doon ni Nicodemo, maaari ba? Hindi pwede, syempre. Hindi na pwede bumalik sa pagkabata. Okay? Pero meron tayong kapanganakan which is spiritually spiritual birth kay na tinatawag. Okay? At doon nagsisimula tayo as spiritual babies. Okay? Nagsisimula tayo na bata, na tayo ay ginagabayan, na tayo ay pinapakain at inaalagaan. Okay? Yun po yung dapat po nating maranasan. Born again experience brings Christ into our hearts and places the kingdom of God within us. In John 17 verse 21, kanina ang binanggit doon, pakita mo po yan. Nor when people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is within you. Ang ating Panginoon ay nagsasalita rin sa mga oras na iyan habang siya ay nangangaral. Ang sinasabi niya, huwag kayong maniwala kung sinasabi nila, nandoon ang kaharian ng Diyos, nandito ang kaharian ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon, sapagkat nasa kalagitnaan ninyo ang paghahari ng Diyos, sapagkat ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili na maghahari, na one day siya ay mamamatay, papako sa krus, mamamatay, ililibing,
at mabubuhay at aakyat sa langit at uupo sa trono ng Diyos. Okay? At siya ang magiging hari ng ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon! People, do not enter the kingdom by living a better life, but by being spiritually reborn. Hindi lamang po tayo ay pumapasok sa kaharian ng langit para magkaroon tayo ng better life, okay? But by being spiritually reborn, na tayo ay maipanganak spiritually. Okay? Yung kapanganakang spiritual, okay, na kung saan ay ang pinagahari na natin sa buhay natin ay ang banal na espiritu ng ating Panginoon sa buhay natin. Then, pangatlo, after na ikaw napakinggan mo, tanali, tinanggap ang ating Panginoon at nagkaroon ka ng tinatawag na born again experience, ano na ang ating gagawin? Make the kingdom of God, the reign of Christ, your priority. Ngayon may bago ka ng priority. Hallelujah! Amen. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya, ano sa Tagalog yun? Unahin mo na ikaw ay pagharian ng Diyos, okay? At ng kanyang katuwiran. At sabi doon, at ang lahat ng bagay ay idaragdag niya sa iyo. Na kung uunahin mo ang Panginoon, siya ang bahala sa iyo. Amen po ba? Kasi meron ka ng bagong priority ngayon. And that is, sabi niya, yung ating pagsamba sa ating Panginoon. The first priority, sabi niya, worship is priority. Okay? Yung pagsamba. Sa palagay po ba ninyo, kalooban ba ng Diyos na ang bawat Kristiyano ay nasa simbahan every Sunday? Hindi na tayo pwedeng manalangin na sabihin natin, Lord, kung kalooban mo na ako'y dadalo sa Sunday, dadalo ako. Hindi, kasi malinaw na yun ang kalooban ng ating Panginoon. Sa John chapter 10 verse 25, huwag natin kaligtaan ang ating pagdalo sa ating mga pagtitipon. Pero kapag pupunta ka sa ibang mga bagay, pag sinabi, Lord, kung kalooban mo, pupunta ako sa ibang bansa. Kung kalooban mo, makakapunta ako. Yan, pwede ka manalangin. Kasi pwede mong hilingin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay pumunta sa ibang bansa? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay magtrabaho sa ganito, magtrabaho sa ganyan? Okay? Yun ay hahanapin mo ang kalooban ng Diyos. But those things that is obviously the will of God, eh, hindi na dapat tinatanong yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kalooban ng Diyos na nandito ka ngayong hapong ito. Amen? Narito ka sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi aksidente, ha? Buti pa, may pupuntahan ako sa Antipolo. Buti pa, makadaan ako doon sa anniversary. That is not an accident, but that is the will of God. Nakasama mo yung kaibigan mo, eh. Pupunta ako, sama ka? Ay, sige, sama na nga lang ako. Wala naman akong ginagawa, eh. That is not an accident. That is the will of God for every person, sa bawat tao na makapakinig ng mabuting balita at malaman natin ang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga buhay. Now, worship is the priority. In John chapter 4 verse 23, sabi doon, God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Amen? Kasi hinahanap ng Diyos ang mga totoong sumasamba sa Kanya. Bakit merong hindi totoong sumasamba? Amen? Merong mga hindi totoong sumasamba? Kasi hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay totoong sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Meron po ba nito dito noon? Wala dito noon. Salamat sa Diyos. Okay. Pero kung hindi totoo ang ating pagsamba, gusto po ba natin na tayo ay maging mga taong tunay na sumasamba sa ating Diyos? Amen po ba? Amen. Because God is looking for a true worshiper. Kaya yun po ang gagawin po natin, ano? Na priority po natin is yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Pangalawa is, leadership is necessity. Okay?
Matapos na ikaw ay tunay na sumasamba sa ating Diyos, ikaw naman ay gagawing tagapanguna ng ating Panginoon. Okay? Allow Jesus to lead you in a life of holiness. Okay? Na tayo ay mamuhay sa katuwiran ng ating Panginoon, sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya ibinigay ang 10 utos, ibinigay ang mga kautusan in the Old Testament, hindi para ang tao ay maligtas, kundi upang ang tao ay magawa nilang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang ang mga tao na pinili ng Diyos ay makapamuhay at makasunod doon sa nais at kalooban ng Diyos. Sapagkat paano malalaman ng tao kung ano ang kanyang kalooban kung hindi niya sasabihin ang kanyang mga kalooban? Okay? Kaya nandoon po yung pagsunod po natin na tayo ay magkaroon na tayo ay samahan at dalhin ng Diyos doon sa kanyang kalooban. Pangalawa, follow Jesus whether others follow or not. Okay? Sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi dahil sa sumusunod yung girlfriend ko, susunod na rin ako sa Panginoon. Sumusunod yung boyfriend ko, susunod na rin ako sa Panginoon. Ay, hindi na umaatin yung boyfriend ko, hindi na rin ako aatin. Ay, wala na yung crush ko dun sa simbahan, hindi ko na nakikita, hindi na ako aatin. Ay, hindi na si pastora ang nangangaral, hindi na ako aatin. Dapat, kung ikaw ay tunay na sumasamba at pinag-aharian ng Diyos sa iyong buhay, susunod ka, amen, kahit hindi sumusunod ang iba. Amen. Kasi meron kang personal na commitment sa harapan ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng ilagay ang iyong sarili sa kamay ng iba. Okay? Hindi ka pwedeng sumunod dahil lamang sumusunod ang iba. Kaya marami mga kabataan ngayon, sige, doon tayo si Pa, kasi barka-barkada, kaibigan. Maganda naman, kasi later on talagang nakikilala nila ang Panginoon sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ay kung natatanim sa kanilang mga puso ang salita ng ating Panginoon. Pero kung hanggang barkada lang ang gusto mo, walang mangyayari sa buhay natin. Okay? Kailangan, nasabi nga, sumunod tayo. Hindi dahil sumusunod ang iba o kahit walang sumusunod, ang taong pinag-aharian ng Diyos, sumusunod yan sa harapan ng ating Panginoon. Kahit na wala ang iba, kahit na wala si kumare, wala si kumpare, wala si kaibigan mo, o wala yung kakilala mo, o wala yung laging kausap mo, sumusunod ka pa rin sa ating Panginoon. Kasi minsan may tinanong, bakit di ka magsisimba ngayon? Kasi wala si, ganito, si Bilog, wala akong kausap eh. Pero wala pala siya kausap kasi tahimik lang siya sa loob ng simbahan eh. Okay? Pero meron mga tao na kahit tahimik lang at walang kausap, dahil ang pinupuntahan niya naman ay ang ating Panginoon, sumusunod pa rin siya at naglilingkod sa ating Panginoon. Pag niyayain kanya mga kaibigan, sama ba kayo? Magsimba tayo. Ay, hindi kami magsisimba. Pupunta kami sa party-party. Diba? Saan ka pupunta ngayon? Party-party o sa simbahan? Pero ang tao pinag-aharian ng Panginoon, alam niya ang kanyang mga lakad ay nasa daan ng ating Panginoon. Amen po ba? Then, sabi niya, lead people to have a personal relationship with Jesus. Okay, nandoon na po yung tinatawag na soul winning. Nandoon na po yung pagbabahagi po natin ng mabuting balita. Okay, na hindi lamang po natin sinasarili yung nararanasan nating buhay sa ating Panginoon. Okay? Yung nararanasan nating pag-asa, kundi ibinabahagi natin sa iba. Amen? Bilang mga sumusunod at pinag-aharian ng ating Panginoon, sabi nga po doon, tayo ay dapat na humahayo at ipinapangaral ang mabuting balita because that is our great commission that we receive from our Lord Jesus Christ. Nasabi nga, dahil sa pamamagitan ng mga alagad ng ating Panginoon na naging masunurin sa ating Panginoon, kumalat ang salita ng Diyos. Okay, marami mga, sabi nga, in time of the book of Acts, where
the great persecution happens to the Christians. Sila ay na-persecute, marami ang mga tumakas, marami ang nagpunta sa iba't ibang mga lugar, pero hindi sila tumakas para tumigil, kundi tumakas sila at pumunta sa ibang lugar, subalit patuloy pa rin silang naglingkod sa Diyos at ipinangaral ang mabuting balita. Kaya nga sa church history, meron mga tinatawag na church fathers. So yung mga church fathers, sila po yung mga tinuruan ng mga apostol ng panahon na yon. Nakilala nila si apostol ganito, si apostol ganyan, at doon ay patuloy nilang ibinahagi at ipinangaral ang mabuting balita. Okay? Kaya bilang isang pinaghaharian ng ating Panginoon, naroon yung ating patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Then, after that, sabi nga, faithfulness is the objective. Sabi nga, yung una, worship is the priority, leadership is necessity, faithfulness is the objective. Okay, ang sabi doon, kanina, sinama ko yung verse 13, kung babasahin po natin sa 2 Timothy, chapter 2, verse 13. Sabi diyan, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Okay, ang objective natin bilang mga tunay na pinaghaharian ng ating Panginoon ay yung maging tapat po tayo sa kanyang harapan hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen po ba? Sabi nga doon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Okay? So, dapat yung objective natin, paano ba tayo magiging tapat sa harapan ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik? Yan po ang dapat na talagang desire po natin at kagustuhan na mangyari sa ating mga buhay. Unang-una, paano ang dapat po natin gawin? Sabi, meron pong isang kwento about kay Mother Teresa. Kilala po ba ninyo si Mother Teresa? Eh, si Mother Teresa po ay siya po ay tumutulong doon sa isang lugar na kung saan ay maraming mga bata yung may mga karamdaman. Okay, ibig sabihin yung center na yon, dinadala po doon yung mga may cancer at may mga tanin na ang buhay. Okay? At ang ginagawa niya ay tumutulong po siya sa lugar na yon para manggamot, okay, para kung ano man ang pwedeng gawin at maitulong. Buong buhay po niya, ganun po ang kanyang ginagawa. And one time, tinanong po siya, sabi niya, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba tawag dyan? Hindi ka ba nagsasawa na alam mo namang hindi mo kaya lahat na gawin ang mga bagay na yan? Ang sabi ni Mother Teresa, I am not called to be successful, but I am called to be faithful. Amen? Sabi doon, hindi ako tinawag upang maging successful, kundi ako tinawag upang maging faithful. Hindi po success ang basihan na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hindi rin po success ang dapat nating habulin, ang dapat nating i-pursue sa ating mga buhay. Because success comes when you are becoming faithful. Kapag ikaw ay naging tapat sa iyong ginagampanan sa harapan ng ating Panginoon. We are not called to be successful. Hindi lahat tayo ay kailangan mayaman. Hindi tayo kailangan lahat ay magagaling. Hindi kailangan lahat ay mauhusay. Hindi lahat ay talagang magaganda ang trabaho. Maging tapat ka sa ginagawa mo sapagkat yan ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Meron din isang nagkaroon ng isang competition, yung tinatawag na takbuhan, anong tawag doon? Yeah. Marathon, okay. Yan, sabi nga, doon sa takbuhan, meron doon isang representante ng isang bansa na kung saan habang siya ay tumatakbo, ay natapilok siya. Okay, ibig sabihin ay at mahihirapan siyang tumakbo. Siyempre, dahil siya ay natapilok, wala na siyang kakayanang manalo kay doon sa kanya
takbuhin. Pero alam nyo anong ginawa ng lalaking ito? Kahit na siya ay pipilay-pilay, tumakbo pa rin siya ng tumakbo hanggang sa matapos po niya yung takbuhin. Sabi ng ibang mga tao, tama na, tapos na, ang dami nang nauna. Huwag mo na tapusin, magpahinga ka na, masakit na yung paa mo. Hinintay nila na matapos yung lalaking yan na tapusin yung kanyang takbuhin. Okay, at una siyang nilapitan ng mga tawag doon ng mga reporter. Sabi niya, bakit tinapos mo pa rin kahit na masakit yung paa mo? Okay, kahit na marami nang nauna at alam mo, wala nang pag-asa para manalo ka. Ang sabi niya, my country sent me here not to quit the race, but to finish the race. Okay. Sabi niya, hindi ako ipinadala ng aking bansa para i-quit ko ang takbuhin na dapat kong takbuhin. Ipinadala ko ng aking bansa upang tapusin ang takbuhin ko. Kaya kahit anumang mga pagsubok, anumang mga hamon sa buhay natin, may mga takbuhin tayo. Maaaring tayo ay natatalisod, maaaring tayo ay nadadapa. But you are not called to quit, but to finish the race. Because quitters never win, but winners never quit. Amen? Hindi tayo titigil hanggang sa tayo ay magtagumpay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay tinawag upang maging tapat sa tinatawag nating Panginoon ng ating buhay. Let us get back in 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Babalikan po natin doon po sa ating binasa. Sabi diyan, how to show our faithfulness. Paano natin ipapakita ang ating katapatan? Unang-una, yung sinabi sa verse 11, if we die for Christ, we will live with Christ. In Romans chapter 6 verse 10 to 13, let us open our Bible if you have your Bible. Romans chapter 13, chapter 6 verse 10 to 13. Ang sabi dito, 10 to 13, the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ano pong binabanggit dyan? Sabi dyan, if we die for Christ, we will live with Christ. Kay paano po ba tayong namamatay kay Kristo? Okay? We are being baptized in the death of Christ kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Okay? At saan tayo namamatay? Sabi nga, namamatay tayo sa ating lumang pagkatao. Okay? Sabi nga, hindi na at tayo pinaghaharian ng kasalanan, kundi ng Espiritu ng Diyos. Yan na po ang bago nating kalagayan. Kung tayo ay namatay na sa ating lumang pagkatao, tayo ay meron na ang bagong buhay sa ating Panginoon. That's the reason why every believers, everyone who accept and receive Jesus as the King of their lives, they are walking in the newness of life. Okay? Ikaw ay lumalakad na sa bagong buhay sapagkat ang lahat ng kasalanan mo ay kasama ng ipinako, namatay, inilibing. Subalit ikaw ay nabuhay
na meron ng bagong pagkatao, isang bagong nilalang sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Upang tayo ay maging tapat, ang sabi doon sa verse 13, do not offer any part of yourself to sin. Okay? Huwag daw po natin i-offer yung ating bahagi ng ating buhay para sa paggawa ng kasalanan. Huwag mong i-offer yung kamay mo para gumawa ng kasalanan. Huwag mong i-offer yung mga mata mo para gumawa ng kasalanan. O yung mga parte ng pagkatao mo ng iyong katawan para gamitin sa pagkakasala. Sa halip, anong gawin natin? I-offer natin sa harapan ng Diyos upang gamitin sa katuwiran, sa kapurihan, upang gamitin natin ang ating kamay, upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Gamitin natin ang ating mga bibig upang purihin at awitan natin ang ating Panginoon, sapagkat yan ang tunay na mga taong pinaghaharian ng Diyos. Hindi na nila ginagamit ang kanilang parte ng kanilang mga buhay para sa mga bagay na paggawa ng kasalanan, kundi ginagamit na natin ang ating sarili para sa ating Panginoon. Sapagkat tayo, sabi nga, yung luma nating pagkatao ay lumipas na. Okay, pero dahil matagal nating nakasama yung lumang pagkatao natin, minsan namimiss natin. Kaya, madalas kahit Kristiyano na, may mga kasalanan pa rin ginagawa. Pero paano natin papagtibayin at palalakasin ang ating spiritual at pakikipaglakad sa ating Panginoon? Ito'y lagi kong tinatanong sa aking mga tinuturuan nakaraan. Yung kapag nag-away ang isang asong puti at isang asong itim, sino ang mananalo sa palagay ninyo? Sino yung nagsasabi na mananalo ang asong itim? Taas ang kamay. Mabaya, wala nung may walang pakialam dito. Sino yung nagsasabi dito na mananalo yung asong puti? Taas ang kamay. Wala rin nagsasabi. Natatakot ba kayong magkamali? Yan. Okay. Of course, depende kung sino yung pinapakain mo at inaalagaan mo ay siyang mananalo. Kung gusto mong manalo yung puti, anong gagawin mo? Pakainin mo, okay? I-vitamins mo, okay? Iayos mo sa magandang tulugan. Tapos yung itim, pabayaan mo. Hayaan mong pumayat, hayaan mong manghina. Okay? Then, pag pinaglaban mo sila, sino mananalo? Siyempre, yung puti kasi pinakain mo, di ba? Okay? Pero kapag gusto mo namang manalo yung itim, anong gagawin mo? Ha? Papakainin yung itim, di ba? Tapos, aalagaan mo, patatabain mo, palalakasin mo. Yung puti, pababayaan mo. Okay? Para hindi siya, pag pinaglaban mo sila, hindi manalo yung puti. Kapag naglaban sila, kahit puti yung isa, matatalo yon. Kasi wala naman sa kulay yan. Yan, hindi pwedeng pula o dilaw. Okay, o pula o pink. Okay, kundi sabi niya kung sino yung talagang pinapakain mo at inaalagaan, ganun din sa buhay natin. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi ibig sabihin, nakatakas na tayo sa ating lumang pagkatao. Madalas, bumabalik at bumabalik yan. Namimiss natin yan. Okay? Pero para manaig ang ating bagong pagkatao, anong dapat natin gawin? Dapat nating pakainin ang salita ng Diyos. Dapat tayong dumalo sa mga pagtitipon. Dapat tayong laging mag-aral. Dapat tayong magsumikap na manalangin. Yan ang dapat nating ginagawa. Lumayo tayo doon sa mga bagay na kung saan ay manghihina ang ating spiritual na buhay. Iwasan natin yung mga bagay na manghihina yung spiritual nating buhay. Sa gayong paraan, laging mananaig ang ating mga kaluluwa, ang ating spiritual na buhay, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit marami mga Kristiyano ang madalas ay bumabagsak pa rin sa mga temptation? Kasi nga, hindi sila lumalayo. Diba? Ang sabi nila, o tukso, layuan mo ako. Pero dapat tayo ay lumalayo rin. Ano?
Bakit? Eh kasi, kahit na Kristiyano ka na, ang kasama mo pa rin yung lagi mong manginginom na mga kaibigan. Eh dati kang manginginom, syempre, mapapatagay-tagay ka konti. Konti lang, wala naman si pastor, wala, huwag niyang may susumbong ha. Ay, pag ikaw ay ano, sama-sama ka pa rin doon sa mga kasama mong manunugal, bagamat ikaw ay Kristiyano na, oh, pre, daya ka dito sa pula sa puti. Oh, di ba? Malakas ang kita sa ano, di ba? Okay. Napapabet ka pa rin. O sige, kung sabihin ha, sa akin lang, atin-atin lang yan. Baka malaman ni Pastora, lagot tayo. Yeah, sabi nga, eh, talagang hindi talaga natin tunay na pinagahari ang Panginoon. Mamaya, ano, malalaman natin yan. Okay? Then, pangalawa, sabi nga, if we die for Christ, we will live with Christ. Tayo ay dapat ding mamuhay naman para sa ating pa. Pangalawa, if we endure hardship for Christ, we will reign with Christ. Okay? Sa James chapter 2, James chapter 1, verse 2 to 4. Basahin po natin. James chapter 2. Ay, chapter 1, verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whether you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Sabi nga doon, magalak daw po tayo kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Okay, sapagkat sa gayong paraan, tayo ay nagiging matured enough. Then you are ready para ikaw ay mamahala. Amen? Sapagkat ikaw ay matured enough na. Okay, then pangatlo, if we are unfaithful, Christ remains faithful. Tapat ang ating Panginoon. Iyon ang kagandahan sa ating Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nagiging tapat tayo sa harapan ng Diyos. Totoo? Amen po ba? Jesus is faithful. He will stay by our side even when we have endured so much that we seem to have no faith left. Minsan dahil sa tindi ng mga pagsubok at mga problema, nawawala na tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. But ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Refusing Christ's help will break our communication with God. Okay? But he will never turn his back on us even though we may turn back on him. Okay? Sabi nga, tapat ang ating Panginoon. Ang kagandahan sa Panginoon, hanggat nabubuhay ka, hindi ka tatalikuran ng ating Panginoon. Marami mga Kristiyano ang bumagsak sa pagkakasala, ang tumalikod sa ating Panginoon. Patandaan mo, ang Panginoon ay hindi tumatalikod sa iyo. Laging nandiyan ang ating Panginoon na nais siyang panumbalikin sa kanyang presensya. Because ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. And lastly, sabi niya, if we deny Christ, He will deny us. Okay? The only reason for a people not to be saved is when we reject Jesus as our Lord and personal Savior. Yun lamang ang tanging rason para ikaw ay hindi makapasok sa karayan ng langit ang i-reject mo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Paano mong papaghariin ang Panginoon kung i-reject mo siya sa iyong buhay? Kaya mahalaga na kung saan ay talagang tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Do not reject Jesus because He is the only way. Nung sinabi niya sa John chapter 14, verse 6, I am the way. Pero ang talagang banggit doon, I am the only way. Ako ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at tanging buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. In Acts chapter 4 verse 12, there is no other name given under heaven which man can be saved.
Kaya walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. So ibig sabihin, kapag nireject natin ang ating Panginoon, wala nang rason para tayo maligtas. Kahit ikaw pa ay mabuting tao, kahit na ikaw na ang pinakamabait, kahit na ikaw na ang pinakamalaking mag-tights, kahit na ikaw na ang pinakamaraming na i-donate sa simbahan o na itulong sa mga gera, eh hindi po yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. If we accept and receive Him as our Lord and personal Savior. In Isaiah chapter 9 verse 6, we discovered in our conclusion, we discovered that this promised child that was born unto us is going to have the government upon his shoulders. Okay? Ito yung prophecy, ano, patungkol sa maipapanganak, okay, na isang sanggol. Sabi doon na ang government ay nasa kanyang mga balikat. Okay, by government, the original language speaks of authority, of kingship. It also implies power and ability. My friend, when you submit yourself to Him, He takes the government of your life. Kapag ikaw ay nagsubmit sa harapan ng ating Panginoon, pag-aharian niya ang buhay mo. Okay? Pero dapat sa pag-ahari, dapat buong-buo. Kasi meron tinatawag na natural man, ibig sabihin wala pa ang Panginoon, pero marami mga Kristiyano, although sinasabi nilang tinanggap nila half-heartedly ang Panginoon. Bakit? Sinabi kong half-heartedly. Kasi sa trono ng kanilang mga puso, sarili pa rin nila ang nakaupo at hindi pa ang Panginoon. Ang ibig sabihin nun, tinanggap mo ang Panginoon, sumunod ka sa panalangin na tinanggap mo, nagsisimba ka, pero hindi sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, eh sinusundod mo ang Panginoon. Hindi pa siya ang nakaupo sa trono ng iyong puso. Merong isang tao, dito pa ako magtatapos, merong isang tao na kung saan ay lagi po siyang dumaranas ng mga pagsubok at mga problema sa kanyang buhay. Bakit? Kasi meron po siyang napakalaking bahay, napakayaman po niya. Pero madalas, binibisita po siya ng kaaway. Binibisita po siya ni Satanas. Okay? Tuwing binibisita siya ni Satanas at hindi naman niya mapahintian, kasi nga ay bahagi si Satanas sa bakit siya ay maraming mga pagpapala sa kanyang buhay. Kumbaga, nandoon po yung mga stronghold ng kaaway sa kanyang buhay. Kaya hindi niya mapahintian. Okay? Kaya tuwing binibisita siya, ang ginagawa sa kanya, binubugbog siya at lagi siyang pinapahirapan. Okay? Ganon at ganon ang laging ginagawa ni Satanas. Totoo po yung sinabi sa John chapter 10 verse 10, the enemy comes only to kill, to steal, and to destroy. Okay? Yan po ang gawain ng kaaway para pumatay, magnakaw, at manira. Okay? Nais ng kaaway na patayin tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sirain tayo, at wasakin ang ating buhay. Okay? Kaya naisipan niya, isang araw dahil sa kanyang hirap, naisipan niya na imbitahan ng Panginoon sa kanyang bahay. Sabi niya, hirap na ako. Napakayaman ko, pero lagi akong pinapahirapan ni Satanas. Kaya sabi niya, buti pa, imbitahan ko ang Panginoong Jesucristo sa aking tahanan. Di gumawa siya ng kapamaraanan para makontak niya ang Panginoon. At tinanggap naman ang ating Panginoon. Dumating ang Panginoon sa kanyang tahanan. Sabi niya, Panginoon, tuloy po kayo. Salamat naman. At pinaunlakan po ninyo ang aking paanyaya. Halika, pumasok po kayo sa aking tahanan. Nagpatotoo siya at nagsabi siya, sabi niya, Panginoon, iligtas mo po ako. Panginoon, nais ko na pong talikuran si Satanas. Nais ko na pong umalis sa kanyang kapangyarihan. Alam ko na ikaw lamang ang maaaring makapag-alis sa akin sa pagpapahirap ni Satanas sa aking buhay. Kaya sabi niya, Panginoon, itong aking tahanan, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang
kwarto at pinakamagandang lugar sa aking tahanan. Dinala niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ito yung pinakamagandang kwarto. Ito ay aircon. Ito ay talagang maraming pagkain. May ref, may waterbed. Lahat ng hinahanap mo, nandiyan na, Panginoon. Sapagkat ikaw ay espesyal sa buhay ko. Panginoon, sa iyo na po ang lugar na ito. Sa iyo na po ang pwesto na ito. Then, isang gabi, again, dumating na naman si Satanas, pumatok, at hindi na naman niya napigilang pumasok si Satanas. At ang ginawa sa kanya, binugbog. Pero ine-expect nitong tao na to na sabi niya, nariyan ang Panginoon, tutulungan niya ako. Pero hindi dumating ang ating Panginoon. For how many nights, ganun at ganun ang nangyari. Ang iniisip niya, pagod lang siguro ang Panginoon. Maybe this is not the time na harapin niya si Satanas. Pero mga ilang gabi ang lumipas ay ganun at ganun. Kaya ang sabi niya, buti pa, puntahan ko ang Panginoon at tanungin ko. Kinatok niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, salamat naman at ikaw ay nakapagpahinga at nagustuhan mo ang lugar na ibinigay ko sa iyo. Panginoon, ilang gabi na po akong inaatake ni Satanas. Lagi po siyang pumupunta dito para ako'y pahirapan. Pero hindi ko po kayo nakitang bumaba para ako'y tulungan. Ano po bang problema, Panginoon? Meron pa po bang kulang? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, salamat. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang kwarto sa loob ng iyong napakagandang tahanan. Ang sabi mo sa akin ito, ang sabi mo, maghari ako sa lugar na ito. Subalit, hindi mo ipinagkaloob sa akin ang buong tahanan. Kaya hindi nakakilos ang Panginoon sapagkat ang kanyang lugar na ipinagkaloob sa kanya ay isang bahagi ng kwarto. Kaya ang sabi ng lalaking ito, lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, mula sa araw na ito, sa iyo na ang buong bahay ko. Maghari ka sa buong bahay ko, Panginoon. Dumating ang pagkakataon, dumating si Satanas. Kumatok, subalit mabilis na dumating ang ating Panginoon at binuksan ang pinto. Sabi ni Satanas, ay, wrong address. Bakit? Kasi nagahari na ang Panginoon sa kanyang buong buhay. Minsan, tayo matagal ng mga Kristiyano, pero hindi pa buong-buong bahagi ng ating buhay ang ipinagkakatiwala natin sa harapan ng ating Panginoon. Paano ba tayo nagbubukas ng ating mga cellphone, ng ating mga computer? Paano ba natin ginagawa ang ating mga trabaho? Paano ba tayo nakikipagrelasyon? Paano ba tayo sa ating pamilya, sa ating asawa? Paano ba tayo kapag wala tayo sa loob ng simbahan? Maaaring ikaw ay nakikitang parang tapat sa harapan ng Diyos kasi naririto ka. Pero marami sa atin ang hindi pa talagang ipinagkakatiwala at ibinibigay ng buong buo ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong hapong ito, narito ka dahil nais ng Diyos na pagharian ng buong buo ang buhay mo. Maaaring may mga bahagi pa sa buhay mo na hindi mo pa isinusuko sa harapan ng ating Panginoon. Maaaring yan ang kaperahan mo. Maaaring yan ang business mo na sa tingin mo ay hindi kalooban ng Diyos. Maaaring yan ay relasyon na meron ka na sa tingin mo ay hindi kalooban ng Diyos. At hindi mo pa kayang isuko sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung mga tinatawag na pet sins. Inaalagaan natin. Yun yung nagiging stronghold ng kaaway sa atin na sinasabi ng kaaway. Hindi pa ako nakakalimutan ng taong ito. Sapagkat nandoon pa rin ang patuloy na hindi natin pagsuko ng buong buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Sino ang magsasabi sa hapong ito, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Haari niyo po bang itaas ang kamay niyo sa inyong Panginoon?
ngayong hapong ito. Sige po, huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong tumingin kung ang iba ay nagtataas ng kamay o hindi. Ang mahalaga, iayos ng Diyos ang buhay mo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, maybe this is the time for you to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano pero hindi pa buong-buo, may mga bahagi ka pang sikreto at tinatago sa buhay mo, pero gusto mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Mula ngayon, buong-buong buhay ko, pag-harihan mo. Ibabana po natin ang ating mga kamay. Pwede ko bang tawagan yung umawit kanina, awitin natin yung tinatawag na Living Hope. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ito na nagmumula sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus. As our response sa mensahe ng Diyos, ang pag-asa natin ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father, our God. Hallelujah, Lord. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata. Ituon po natin ang ating isipan sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Ngayong habang ito, kinausap ka ng Panginoon sa buhay mo. Ang akala mo, buong-buong buhay mo na pinag-ahari ang Panginoon. Pero may mga bahagi pa pala sa buhay mo na hindi mo pa naisusuko sa harapan ng ating Diyos. Kapatid, may pag-asa pa. Ang pag-asa natin ay nagmumula sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Christo. His name is Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Sipo, abitin po natin. Damit po natin ang mensahe na ibinibigay ng awiting ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Savior, I'm yours forever.
broken every chain, Lord God. There is salvation in your name. Tanging sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan, Panginoon. Panginoon, narito po ang iyong mga anak na handa kang tanggapin bilang Panginoon at Hari ng kanilang buhay. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak na kung saan ay nakakilala na sa iyo, subalit hindi pa po nila buong buo na ipinagkakatiwala at pinagahari ka sa kanilang mga buhay. Nais po ng bawat isa ay ang lumaya, Panginoon. Nais po namin maging malaya, O Diyos, mula sa tanikala na kaaway sa aming mga buhay. Kaya nga yung habong-habong ito, mga kapatid, nais ko na sumunod kayo sa isang panalangin ng pagsisisi, pagtanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At hilingin natin sa Panginoon na maipagkatiwala natin ang buong buhay natin, ang lahat ng area ng ating mga buhay. Sumunod po kayo sa akin sa isang panalangin. Ama naming banal. Sige po, lakasan po natin. Ama naming banal. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may lalang ng lahat ng bagay. Ikaw na hari ng langit at ng lupa. Narito po kami sa iyong harapan. Kinikilala po namin ang aming mga kasalanan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo po kami at linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kaluguan. Binubuksan ko po, Panginoon, ang pintuan ng aking puso. At tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at aking tagapagligtas. Ikaw na po ang maging Panginoon ko at masunod sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at alisin mo po ang aking pangalan sa aklat ng kamatayan. Mula sa araw na ito, Ikaw na po ang aking susundin. Ikaw na po ang aking kikilalanin, Panginoon, at magiging Panginoon ng aking buhay. Panginoon, palayain mo po kami mula sa kasalanan na umaalipin sa bawat isa sa amin. Nais po namin maging isang matagumpay na Kristiyano na Ikaw ang pinaghahari sa lahat sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, at tinatanggap po namin at kinikilala po namin ang iyong pagiging hari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako pong manalangin para sa lahat. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay may kagalakan dyan sa iyong kaharian sa langit ang mga anghel ay nagdiriwang sapagkat ang mga kaluluwa, Panginoon, na tumanggap at kumilala sa iyo, Panginoon, ay isang dahilan upang mag-celebrate, upang magdiwang, Panginoon, kasabay ng aming pagdiriwang sa araw na ito, Diyos, ng iyong katapatan sa aming mga buhay. Kami nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos. Gabayan mo po at ingatan ang bawat Kristiyano, ang bawat isa na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Gabayan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po sila at patuloy po magtagumpay po ang bawat isa sa pagharap po namin sa anumang mga hamon at pagsubok sa buhay po namin. Salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah! Praise God! God bless us all at pagpalain po tayo ng ating Panginoon at binibigay ko na po sa ating MC.